Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, gusto ko sana magpa-advise kung ano ang dapat kong gawin. Kasi sa situation ko ngayon, buntis po ako. First time ko na nabuntis at yun po ay hindi planado. At ang ama po ng bata na dinadala ko ay hiwalay na po kami. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jana, 25 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Mama Colleen, ako si Jana, 25 years old. Kasalukuyang buntis. Hindi planado, pero nabuo. Ngayon po, hiwalay kami ng lalaking nakabuntis sa akin. Pero aminin ko, naghahabol pa din ako sa kanya. Hindi ko masagot sa sarili ko, ano ba yung habol ko sa kanya? Alam ko naman na niloloko na niya ako ng paulit-ulit. Oh, no. At harap-harapan din. Pero bakit ganun? Ang hirap tanggapin. Oh, no. Backstory po, Mama Colleen. Nagkakilala po kami sa Facebook. Nung nasa Pinas pa lang po ako, magka-chat na po kaming dalawa. Tapos, makalipas po ang mga ilang panahon, nag-decide po ako na pumunta ng US. Nung dumating na po ako sa US, tuloy-tuloy na po yung communication namin. Nandun na rin po siya sa US. Yung tipong lagi na kami magkausap, lagi na kami magka-chat, hanggang sa niligawan niya na po ako. Mama Colleen, 10 hours po ang layo namin sa isa't isa. Pero yung 10 hours na yon, ginagawa niyang malapit. Dahil every 2 weeks, bumabiyahe po siya para lang makita ako. Kaya ito po ang naging dahilan, kaya sinagot ko na po siya. Kasi imagine, bumabiyahe po siya lagi ng 10 hours every 2 weeks para lang makita ako. Kaya yun, sabi ko, parang seryoso talaga siya. So February 14, to be exact, sinagot ko po siya, Valentine's Day. Pero makalipas lamang po ang ilang buwan, 4 na buwan, nagkalabuan kami buwan ng June. At nakipaghiwalay ako June 30. Last na yun nakita namin. At nung nakipaghiwalay ako sa kanya, talagang nadiskubre ko na niloloko niya ako at lumalandi siya sa iba. 25 years old lang din po siya, Mama Colleen. Makalipas po ang 2 buwan ng aming paghihiwalay, doon ko na nalaman na buntis na pala ako at siya ang ama ng dinadala ko. Oh, no! Nung nalaman kong buntis ako, Mama Colleen, agad ko itong sinabi sa kanya kahit na hiwalay na kaming dalawa. At ang hindi ko inaasahan ay ang sinabi niyang, ipalaglag namin ang bata. Oh, no! Kaso Mama Colleen, tinuloy ko pa rin kasi wala namang kasalanan ng bata para idamay ko sa kung ano man ang sitwasyon naming dalawa. Ngayon po, natapos na yung kontrata ko sa Virginia, so kailangan kong umuwi ng Pilipinas or mag-extend. Kaso ayaw ko naman po umuwi sa Pilipinas kasi sa totoo lang po,
ang hirap ng buhay dyan. So ngayon nalaman po ng isang kapatid niya na buntis ako kasi close kami. Kaya nag-offer na din siya. Nag-offer na, na dito ako titira sa state nila para may makabantay sa bata pagkapanganak ko. So syempre ako, sa kagustuhan ko na manatili dito at ayoko nang bumalik ng Pilipinas, ginrab ko na yung oportunidad na ito. Sa ngayon, malapit lang kami, like 15 minutes away sa apartment ko. At parang bumabalik lahat yung nararamdaman ko sa kanya. Kahit galit na galit ako sa nangyari, pero parang siya pa din po yung hinahanap ko, Mama Colleen. Yung tipong umaasa pa din ako magkakabalikan kami, kahit may bago na po siyang jowa. Oh, no. Kahit madami na siyang mga masasakit na sinasabi sa akin, pero naghahabol pa din ako at sinabi din niya na tapos na talaga kami. At ayaw na niya ako, hindi niya ako matanggap. Ayaw na niya sa akin kasi wala na daw siyang feelings. Pangalawa, hindi pa daw talaga siya ready o handa na maging ama. Oh, no. Hindi ko matanggap, Mama Colleen. Kasi sa totoo lang, binigay ko naman lahat. Honest ako sa kanya. Pero bakit ganito? Nung malaman niya na buntis ako, gusto niyang ipalaglag yung bata. Again, dahil hindi pa siya handa. Pero hindi eh. Itutuloy ko to. Kasi walang kasalanan yung bata. Hindi man niya kayang panindigan. At least ako, paninindigan ko ito. Yun lang, ang problema ko talaga ngayon ay kung bakit ang hirap-hirap kong makalimot sa kanya. Kung bakit habol ng habol pa din ako. Worst is pag nagkikita kami kasi Mama Colleen minsan siya po yung nagdadrive papunta sa check-up ko at yung tipong ang dali lang sa kanya na mapa-oo ako sa gusto niya. Like, pagsasabihan niya po ako ng puntahan kita, na-miss kita, ganun. Ako naman, oo agad. Kasi nga, umaasa pa ako. Tapos minsan, may mangyayari ulit sa amin. Ganun po. Tapos kahit ilang beses ko nang nakita sa phone niya na may iba talaga siya, eh nagpapaka-martir pa rin ako. Kahit pakiramdam ko sa mga oras na ito, eh parang ginagamit niya na lang ako para makaraos. Oh, no. Kasi malayo yung jowa niya. Hindi ako makatanggi, ewan ko. Kaya Mama Colleen, hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Ewan ko kung bakit hindi ko alam. Bakit nagkakaganito ako kahit alam ko naman na niloloko lang ako at ginagamit ngayon. Bakit panayhabol pa ako at umaasa na makumpleto kaming tatlo? Mama Colleen, ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Masama ba na maghangad? Na mabuo ang pamilyang to? Muli, ako po si Jana, 25 years old, hindi ko tunay na pangalan. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Talk. Real talk. Real talk. Minsan talaga, no, bebe ko, minsan talaga kahit anong gawin mong laban, kung talagang ito po ay papunta na sa hangganan, wala kang choice kundi ito ay bitawan. Lalo kung mag-isa ka na lang na lumalaban.
tama na yung pagpapakamartir sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan. You deserve someone. Yung someone na kayang manindigan sa mga pangako na kaniyang binitawan. You deserve someone na ikaw ay pahahalagahan at hindi pababayaan sa oras na kailangan mo siya. You deserve someone na hindi mamalimos ng pagmamahal dahil totoo ka magmahal, solid ka magmahal. Huwag tayong magtiis na tayo ay sinasaktan lamang. Huwag tayong manatili sa taong hindi tayo naging sapat kailanman. Oh, no. Huwag nating hayaan na binubugbog yung puso mo, nadudurog ang mundo mo dahil sa kagagawan ng loko. Please gumising ka na. Please ibigay mo yung tamang pagmamahal na deserve mo. Kasi ang tulad mo, hindi dapat sinasaktan, kundi dapat pinapahalagahan. Ang tulad mo, hindi dapat binibitawan, kundi dapat ay iniingatan. Ang tulad mo na totoong magmahal, deserve ang totoong pagmamahal din na dapat na iparamdam sa iyo. So stop being a martyr. Dahil naniniwala ako na kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi mo na kailangang lumuhod at magmakaawa. Mahalin ka lang nito. Okay? So ka-winner, yan po ang kwento ni Jana. Si Jana na nagkaroon ng hindi planadong pagbubuntis, pero kahit hindi planado ay kanya pa rin itutuloy. Maraming salamat. Salamat at hindi mo dinamay yung inosenteng bata sa sinapupunan mo. Salamat kasi ikaw ay may paninindigan, hindi katulad ng ex mo na napakalandi. At tuturuan ka pa na gumawa ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpapalaglag sa bata na wala namang kinalaman sa kalokohan niya. So ate, go! Tama yung desisyon mo na ituloy yung bata. Pero ngayon, yung ituloy pa yung pakikipagrelasyon sa kanya. If I were in your shoe, magshoo away ako. Hindi ko itutuloy yung pakikipagrelasyon sa lalaking ganyan. Kasi hindi ko kailangan ng bata. Ang kailangan ko ay yung lalaki talaga na may paninindigan. Yung lalaki talaga na kayang humarap sa responsibilidad. Yung lalaki talaga na hindi tumatakbo sa obligasyon. Ate, kung ngayon pa lang sakit na siya ng ulo, kung ngayon pa lang nai-stress ka na, kung ngayon pa lang toxicity na yung ibinibigay niya sa'yo, hindi na pinag-iisipan niyan, te. Yung suggestion niya pa lang na ipalaglag yung bata, red flag na yun, te. Ibig sabihin, yan ba yung gusto mo makasama habang buhay? Making wrong decisions? Magustuhan, magustuhan? Ngayon pa lang ganyan na yung mga desisyon niya? Ano pa pagdating ng panahon? Yan ba talaga yung gusto mo makasama habang buhay? Oh no! Actually, ate, Jana, binibigyan ka nga ng malinaw na choice eh, na ilayo yung sarili mo sa maling taong yan. Napakalinaw na ng choice. Letter A, wala nang iba pa. Huwag mo nang pasukin yung buhay mo sa kanya. Huwag mo nang isugal yung sarili mo sa kanya. Kasi ngayon palang toxic na. Huwag mo nang pasukin yung masamang gas, mamamatay ka lang unti-unti. Kung ngayon palang may red flag na, huwag na nating antayin pa yung mga susunod pang red flags na ibabalandara niya sa pagmumukha mo. Oh, no. Ikaw nang nagsabi. Sabi niya, wala na siyang feeling sa'yo. Sabi niya, hindi pa niya kayang maging ama. Eh bakit siya pumatong kung hindi pala niya kaya maging ama? Number one! Number one ka dyan.
Diba? Ka-winner. Great toot! Comes with great responsibility. Hindi lang po yan sa sarap palagi. Kung magkasama kayo sa sarap, dapat magkasama rin kayo sa hirap. Oh, no. Lalo na kung merong nabuo sa pagtututot ninyo. Diba? So bago tayo pumatong, bago mo isyotok sa loob, lagi mong iisipin pag may nabuo, handa ka bang panagutan yan? Handa ka bang manindigan sa batang mabubuo sa kanyang sinapupunan? Oh, no. Kaya nyo naman kontrolin yung pagsyotok, di ba? Alam nyo naman kung kailan kayo lalabasan. Diretso na, di ba? So bakit mo ginawa kung hindi mo naman pala kayang manindigan? Bakit mo tinuloy kung kapag ka may nabuo, ipapalaglag mo lang din naman pala? Be responsible. Be man enough. Now, if you are not man enough para gampanan yung magiging role mo sakaling may mabuo, huwag mong uulitin yan kundi puputuling ko yan. So kung ako yung ate mo, Jana, o kung ako yung nasa position mo, magpapasalamat pa ako na nakikita ko na yung kulay niya ngayon habang hindi na kayo. So if I were you, palayain mo yung sarili mo sa taong yan. Huwag mo nang isipin pa na itali ang sarili mo sa taong yan. Umalis ka na sa ideals mo na mabuo pa kayong tatlo. Gumising ka, ito yung realidad. Loko-loko ang lalaking yan and you don't deserve him. Hindi mo siya kailangan. Oo, hindi natin siya patatakasin sa obligasyon. Obligasyon niya yun. Sustentuhan niya yung anak niya sa'yo. Pero yung pakikipagrelasyon pa sa kanya, please wag na, utang na loob. Ako na yung nagmamakaawa. Ako na yung luluhod sa harap mo, wag mo nang ipasok yung sarili mo sa buhay ng lalaking yan. Kasi again, ulitin ko na lang, kung ngayon pa lang toxic na siya kasama, kung ngayon pa lang hindi ka na tinatrato ng tama, huwag mo nang balakin pa na habang buhay siya ay makasama. Save yourself from hell. Lalo, meron kang oportunidad na makatakas sa piling niya. Alright? Nanggigigil ako. Hadukin! Ibibigay ko yung 100% ko. Hami, hami wave! Huwag yung ginigigil si Mama Colleen, lalo sa hindi pa ako makamove on. Mga ganyan, babaero! Magmatalino ka na, ti. Be smart enough to choose what's right for you. Okay? Hindi maganda na nalulungkot ka habang buntis ka, naaapektuhan pati yung bata. Totoo yun. Huwag mong hayaan na yung pagbubuntis mo, papangit ka ng dahil sa kanya. Instead, focus on yourself, focus your energy sa bata na nasa sinapupunan mo. Huwag mo nang isipin yung bugatahong na yun. Kailangan mo na lang yung pera niya, pero yung tut niya, hindi na. And please, please, ate, I hope this will be the last time. I hope hindi na masusundan from now on na ibibigay mo yung sarili mo pa rin. Dahil malayo yung jowa niya, ihahain mo yung sarili mo sa kanya. Makaraos lang siya. Please, sana matigil na to. Kasi wala nang respeto. Kung hindi niya kayang ibigay yung respeto sa'yo, pwes ikaw ang magbigay ng respeto sa sarili mo. You are treated that way. Kaya kanya tinatrato ng ganyan. Kasi hinahayaan mo. So please stop tolerating this kind of behavior. Once again,
ikaw na lang yung magbigay ng respeto sa sarili mo at respeto sa anak mo. Yun na lang po. Tuldukan na natin. Tama na yung pagiging martir. Tama na yung pagiging marupok. Okay? Kasi habang nagkikling ka sa lalaking ito, the more lang na mas lalalim yung nararamdaman mo sa kanya. The more lang na paglalaruan ka niya dahil hinahayaan mo. Hay! Hadukin! Ang sakit ng ulo ko na naman. Ano ba itong mga problema natin sa Japan? Ano sana? All masakit sa ulo, be? Diba? Be Catherine Bernardo, layasan mo na. Okay? Masakit ulo ka, ayoko na. Ikaw naman, bebe ko. Speak from your heart. Dali! Damay-damay na to. Walang mag-move on. Anong masasabi mo para kay Jana? Jana, 25 years old ka pa lang, ha? You're still young. Do not waste your... Ay, naku. Hindi lang siyang lalaki sa mundo, period. Once again, ano masasabi mo kay Jana? Mag-text na sa 0977-7000-915 or mag-voice message, i-chat mo sa DJ Mama Colleen on Facebook. Ikaw naman ang pasasakitin ko yung ulo. Damayan natin si Jana. Kailangan ni Jana ng gabay mula sa atin. Samahan natin ng Hadukin! Ibigay natin yung 100% natin para kay Jana! Again, this is the story of Jana dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Gigigil talaga ako. When you speak